Inihahandog ng UPCMC Departamento ng Broadcast at ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Kasama ang Philippine Studies Association at DZUP. Ang pagdiriwa ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas. It was the truth, so I did not at all have to be challenged. You do not have to tell me na hindi tama yung ginagawa mo. Patakaran ay ilahad ang storya na fair at balanced. Yun ang aming mga guiding principles. Literary and film icon's body of work spanning 5 decades captures the Filipino struggle for social transformation. For as long as there's democracy, vital na may media. I have an obligation as a tatay, not literally lang to my children. It's a obligation to the next generations. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Professor Nick Yongson ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng centennial ng broadcasting sa Pilipinas, itinatampok po namin sa programang ito ang pinakamataas na pagkilalang binibigay ng Universidad ng Pilipinas sa mga natatanging alagad ng media sa ating bansa. Ito ang 5 at huling episode ng palatuntunang ito. Simula sa unang episode, naipaliwanag ko na sa unang taon po ng aking paninilbihan bilang dekano ng Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla sa UP Diliman noong 2003, napansin ko at ng aking mga kapwa-guro na hindi na gaanong maganda ang tingin ng taong bayan sa maraming media practitioners. Kulang umano sa profesionalismo, hindi masinop manaliksik, nabibili ang opinyon. Walang malasakit sa taong bayan. Ilan lamang po ito sa mga masasakit na puna na ikinukulapol sa mga alagad ng media noon. Para patunayan na mayroon pa rin tapat at profesional na manggagawa sa industriya ng media, naisipan ko na dapat simulan ng kolehiyo at ng UP ang pagtukoy at pagpaparangal sa mga katangi-tanging media practitioners sa pahayagan at magazine, pelikula, radio, television, at digital media na hindi lamang kinikilala dahil sa husay ng kanilang mga publikasyon, pelikula, at gawain sa broadcast, kundi dahil ginagalang din sila dahil sa kanilang hindi natitinag na profesionalismo, hindi matatawarang integridad, at tapat na paglilingkod sa bayan. Sa palatuntunang ito na binubuo ng 5 episodes, itinatampok ang 15 tumanggap ng Gawad Plaridel mula 2004 hanggang 2019, bago pansamantalang natigil ang pagbibigay nito dahil sa pandemya. Sa unang episode, tampok ang mga ginawaran mula sa larangan ng print media, sina Eugenia Duran Apostol, Pachico Sayares, at Jose Pete Lacaba. Sa 2nd episode, ay tinampok ang mga nakatanggap sa larangan ng pelikula sina Vilma Santos, Kidlat Tahimik at Ricky Lee. Itinampok naman sa 3rd episode ang mga ginawaran sa larangan ng radyo sina Fidela Chadeli Magpayo, Eloisa Lola Cela Cruz Canlas at Francisca Ate Babes Custodio. Sa 4th episode, tampok ang mga ginawaran sa larangan ng telebisyon na Cheche Lazaro, Rosa Rosal, at Tina Monson Palma. Ngayon, sa 5 at huling episode, itatampok natin si Jessica Soho mula sa larangan ng pamamahayag sa broadcast o broadcast journalism,
na ginawaran noong 2018. At mula sa larangan ng Transmedia, sina Nora Honor na ginawaran noong 2014 at Bonnie Ilaga na tumanggap ng gawad noong 2019. Ang Transmedia ay tumutukoy sa mga palabas na makikita sa iba't ibang plataforma gaya ng radyo, telebisyon, digital media, print media at entablado. Inyong matutunghayan ang mga dokumentaryong nagtatanghal sa kanila na nagpapaliwanag kung bakit sila napiling parangalan ng Gawal Plaridel. Kilala si Jessica Soho bilang veterano at nangungunang broadcast journalist, investigative reporter, news anchor, at dokumentarista. Una siyang napansin dahil sa mapanuring pag-uulat niya sa mga delikado ngunit napakahalagang assignment tulad ng EDSA Revolt ng 1986, ng pagputok ng bulkang Pinatubo, ng mga tangkang kudeta sa administrasyon ni Pangulong Corazon Aquino, ng superbagyong Yolanda, at pati na mga assignment sa ibang bansa tulad ng giyera sa Afghanistan at Pakistan. Itinaguyod niya ang pinakamatayog na sukatan ng kahusayan at integridad sa broadcasting. At dahil dito, ginawaran siya ng mga lokal at internasyonal na premyong kumikilala sa kanyang mga programa bilang pinakamahusay na investigative at news program at sa kanya mismo bilang katangi-tanging host at news presenter tulad ng anim na Reader's Digest Asia Most Trusted News Presenter Award at ang unang George Foster Peabody Award na ibinigay sa isang Pilipino. Patuloy na nagsisilbing huwaran si Jessica para sa nakababatang henerasyon ng broadcast journalist sa bansa at marami sa kanila ay kanyang ginagabayan na walang anumang hinihinging kapalit. Narito po ang dokumentaryo tungkol kay Jessica Soho na pinoduce ni Professor Rachel Khan mula sa panulat ni Professor Cara David. Nasa ibabaw na po tayo ng Tacloban City. Lubhang nasalanta ng bagyo at baha ang maraming lugar sa Marikina. Hope that our aircraft won't beach at sea. Yung mga institusyon na sira! Kasama kayo! Ayusin nyo rin sarili nyo! Firing began right after government troops had taken their positions. Ilan lamang ito sa mga yugto sa kasaysayan na humubog sa ating bansa. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, isang mamamahayag ang nagsilbing mata at puso nating lahat. Ito ang Tacloban na dinatnan namin para kang nasa isang masamang panaginip. Hindi ko naman plinano talaga maging journalist. Hindi ko plinano mapunta ako sa defense or military beat. I didn't have the luxury of planning. Yung karir ko, yung buhay ko, I didn't have the luxury of, wala. Basta ginawa ko lang. Kung ano yung inassign lang sa akin, ginawa ko lang. Nagtapos ng kursong journalism sa Nuoy Institute of Mass Communication sa UP Diliman si Jessica Soho. Pero anya, hindi raw pagiging mamamahayag ang tunay niyang pangarap. Ang gusto ko maging abogado kasi alam ko mahilig ako magsalita. Ang nangyari, bokya ako sa math. Sorry. apat ang required na math ng political science. Sabi ko, maghanap na lang ako ng ibang course kung saan may iisa lang math. Una ko nakita, journalism. Aksidente man ang pagkakapasok niya sa larangan ng periodismo, sa UP na bulat ang batang Jessica sa tunay na estado ng lipunan. I think I got to where I am because of my UP education. The way I think was influenced largely by UP. She reads all the papers, reads all the... Si Marisa Flores ang Senior Vice President ng GMA News and Public Affairs. Naging kaklase niya noon si Jessica sa UP. Ang talagang nagmarka sa akin na naaalala ko na medyo funny siya,
ayaw niya magpakopya ng notes. Kasi di ba, hindi naman to test. I mean, notes to na, ano daw sabi, pakopya. Ayaw niya. So parang nung iniisip ko na siya later on, no? Noon parang to my mind lang. Ano pa to? Ang sungit naman ito. Notes lang, ayaw magpakuha. Pero she had that, alam mo yung seriousness of purpose, maaga pa lang. Nagsimula bilang defense and military beat reporter sa GMA si Jessica noong 1985. Ang batikang news anchor na si Tina Monzon Palma ang isa sa mga nag-mentor sa kanya. If the story is already right there in front of you, para siyang mortal sin na parang sabihin mo, uwi na ako, hindi ko kaya to. Hindi eh, hindi ganun eh. Kaya nang maibalik ang demokrasya noong 1986, nang maganap ang sunod-sunod na kudeta at nang sumabog ang Mang Pinatubo noong 1991, isa si Jessica sa mga mamamahayag na naging saksi sa kasaysayan. Island so small. Isa sa mga di malilimutang coverage ni Jessica ay nang maubusan ng gasolina at mawala sa himpapawid ang sinasakyan nilang eroplano patungong Spratly Islands. When we started our odyssey to the Kalayaan Islands on March 29, we were headed for an island called Pag-asa. We did not find Pag-asa. But in our search for Pag-asa, we found something else. Hope. Hope that our aircraft won't ditch at sea. Hope that we will all survive. At long last, mula noon, naging bukang bibig na ang matapang na babaeng reporter ng GMA 7. O ingat ha. Ingat kayo. I'm not brave. Naduduwag din. Ang problema, kasama mo yung cameraman mo at saka yung assistant cameraman mo. Pag naduwag ka, lahat kayo maduduwag. So, laging ang rule namin, walang matatakot. Ito yung nasunog kahapon. Nagsilbi siyang mata sa bawat pag-aaklas at kudeta. Nananawagan akong mga anak at ama nila si Buya ko. Naging boses ng mga nasa lanta sa bawat unos at kalamidad. Merong gamot dyan? At naging saksi sa mga sigalot at gera. Just sit. What was that? Nakita ko talaga yung heat wave from the blast. Yung parang may daluyong ng yung something happened sa air na parang may wave siya. Yun, naramdaman ko. And then yung initial, yung mainit. Dito ang init niya. And then ang naalala ko, nung na-realize ko na we survived, sabi ko, Lord, bakit naman ako na naman? It was the ambulance that had a coffin, right? Lubhang nasalatma ng bagyo. Sa bawat istorya, katuwang ni Jessica sa pagbabalita ang kanyang mga naging cameraman. Mula dito sa Villamore Air Base, kasama sina Boy Sonsa at Distingasingan, Jessica Soho, GMA Balita. Naniniwala siyang walang Jessica Soho kung wala ang magigiting na cameraman na kanyang nakatrabaho. Remember that television is a medium that's 80 to 85% visual. Actually, mas importante yung trabaho ng mga cameraman natin. Ang taas ng tiwala niya sa mga cameraman eh. Parang kulang na lang ako magsusulat. Alam ko kayang-kaya mong lapatan ang video yan. Jessica Soho is the first Filipino recipient of the highly prestigious George Foster Peabody Award. It is a humbling experience, pabuhay. Sa pagdaan ng panahon, si Jessica Soho ang naging batayan ng mahusay na pagbabalita sa Pilipinas. Umani siya ng sunod-sunod na papuri sa loob at labas ng bansa. Meron talaga siyang innately driven na spirit, di ba? Talagang pag nandito siya, she's going to apply herself. Hindi sa kanya pwede yung, pwede na yan, okay na yan, pwede na siguro. Lagi ko rin naman sinasabi yan na awards, fame, this will come as a consequence of hard work. It's really hard work that will get you there. Here to accept the Peabody is Jessica Soho, who's the reporter, producer, and host for the GMA Network.
Si Jessica ang kauna-unahang Pilipinong ginawaran ng prestigyosong George Foster Peabody Award para sa kanyang dokumentaryong Kidneys for Sale at Kamao. For us to even be here and be counted among the broadcast industry's very best is indeed an honor that we give back to our country and to God. We've come all the way across the world to get this, and we are honored to be winning this for the very first time ever for our country, the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas! Bilang nang prestigyoso. Makalipas ang 14 na taon, muling umakyat ng entablado si Jessica para tanggapin ang ika-4 na Peabody Award ng Pilipinas para sa matapang na pagbabalita ng GMA News and Public Affairs noong kasagsagan ng Typhoon Yolanda. I'd like to emphasize that na hindi lang naman tayo who are in front of the camera. Representative lang tayo ng lahat ng hard work ng mga teams natin at ng mga production staff natin. Isang dayuhan na raw. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatiling mapagkumbaba si Jessica, isang katangian na kanyang ipinamalas bilang Vice President for News Programs ng GMA noong 2013. Paulit-ulit lang itong nangyari, parang kumbaga templated na, Joseph. Itong tema no ng Adam and Eve and yung creation. Journalism is not to hindi siya for vanity. It's a job, it's a duty, no? And she shows that by example. Pressure siya forever. May nagbibigay sa kanya ng advice. Mahilig ako magturo. I like teaching and mentoring. Hindi nga lang ako the type na very patient. May pagka-terror din ako siguro, no? Because hindi niya nakikita, I think, yung journalism as for herself. Pag tiningnan mo yung journalism na ginagawa ko to kasi gusto kong maging sikat, dun ka mati-threaten. Eh sa kanya, duty siya. And if it's a duty, if it's an obligation, mas maganda siyang sinishare, right? 60 Minutes Australia. Jessica Soho is the Philippines' answer to Oprah. The question was hanging. We had to find the answer. Bukod sa pagsuong sa mga peligrosong coverage, nakilala rin si Jessica sa kanyang investigative documentaries sa Eyewitness at magazine features sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Pabalik siya wild, pero paano na ako nagbinong? Mission accomplished! Mission accomplished! Dirty bit! Parang siya lang yata yung iila na from hardcore stories, kayang biglang maging light. Pero kung makikilala mo naman kasi siya personally, parang hindi naman kasi siya talaga seryosong tao. Parang may mga lighter side naman din talaga si Ma'am Jess. Kumbaga katulad nating lahat, parang jologs din siya, mga ganon. I survive! Pag nagkaanak kami, Jessica. Para Jessica Soto. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Kapuso Mo. Bilang host ng KMJS, naging bahagi siya ng iba't ibang makulay na kwentong sumasalamin sa kulturang Pilipino. Ay, Jojo. Ay, Mermin. If there's one thing na pwede kong ipagmalaki, maisip ako. Maisip akong tao. Wala akong ginawa hindi mag-isip, magbasa. That's how you stumble on excellent story ideas. Ayan yung sa kanya na focus kasi parang ang mahalaga talaga yung storya. Siya lang yung taga-deliver. Malalimang pagtalakay naman sa mga balita ang hatid ng State of the Nation with Jessica Soho. Wala kung saan niya nakapanayam ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang personalidad. This difficult job? Well, I asked for it. As an interviewer, the good thing about her is that even if she asks the toughest questions, pero at the end of the day, kahit crook ka, she will not kumbaga bring you down or pin you down just to make herself look good. And thank you for coming to our country. I just wanted to see for myself. You have to do your homework, you have to read. Bottom line, it's not really about the interviewer, it's really the interviewee. So ako, I listen. I've always believed in giving the other person a fair shake.
pagka may tinatanong ka na masama, let him speak for himself, let him defend himself. Si Khalid ang magiging guide namin. Sunod sa beatification. Sa loob ng mahigit 3 dekada, ipinamalas ni Jessica ang tatak ng isang mahusay, tapat at patas na mamamahayag. Siya ngayon parang perfect example na siya eats, breathes, leaves, moves. Journalism is a commitment, no? And she shows that. You don't get up in the morning to say, oh, today I will do a story that will win me an award. It doesn't happen that way. Don't take yourself too seriously because it's not about us. Hindi tayo yung story, di ba tinuturo ko yan sa inyo lagi? It's never about us. Taon-taon iginagawad ng Universidad ng Pilipinas ang pinakamataas na parangal para sa mga alagad ng komunikasyon na nagpamalas ng husay sa kanilang propesyon. Ang gawad Plaridel ay pagpupugay sa mga mamamahayag na nagpamalas ng tapang sa pagbabalita na naging daan para sa isang mas malayang lipunan. Ngayong taon, ikinararangal ng Universidad ng Pilipinas at Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon na ipakilala ang 2018 Gawad Plaridel Awardee, Jessica Soho. Ma'am, congratulations on yet another award. On a roll tayo this year, ah. congratulations and thank you very much for mentoring us. Message ko, ma'am, parang salamat kasi sabi nga ni Pasing, parang tinitake care mo yung mga staff. Parang hindi niya nakakalimutan, parang alam, kinikilala niya kung ano yung contribution ng mga staff kung nasan man siya ngayon. Congratulations and sana marami pa. I don't think any one of us can measure up to what she has achieved. Pero we are lucky na nakita namin how journalism should be done. I know that you have these mixed feelings in you. Hindi mo alam, masaya ka ba? Natatakot ka ba? Malungkot ka ba? But, you know, embrace it. Embrace the moment. Be happy. You deserve this. Diba, you deserve this. Congratulations and we are so proud of you. Katotohanan ang magpapalaya sa bayan. Isang prinsipyong 3 dekadang ipinamalas ni Jessica Soho sa kanyang propesyon. 3 dekada ng katapangan, 3 dekada ng sipag at talino, 3 dekada ng serbisyong totoo. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. It's gonna get even tougher. Administrations, regimes, tyrants will come and go, but the media as an institution is here to stay. For as long as there's democracy, vital na may media na active, proactive, and doing its best para maibalita ang mga dapat malaman ng bayan, para masabi ang katotohanan. Ako po si Cara David para sa UP Gawad Plaridel. Superstar ang bansa kay Nora Honor simula pa noong dekada 70 nang sumikat siya bilang mang-aawit, artista sa pelikula at TV, at bituin ng musical variety shows sa telebisyon. Nagkaroon siya ng dambuhalang hukbo ng mga tapat na tagahanga mula sa 3 henerasyon ng mga Pilipino mula sa iba't ibang uri sa loob at labas ng bansa. Kalaunan ay nag-produce din siya ng pelikula at lumabas sa mga dulang pang-entablado habang patuloy na umaawit sa kanyang mga concert. Marami sa kanyang mga pelikula, programa sa radyo at telebisyon, mga music records at pagtatanghal sa entablado ay pinagbunyi ng mga kritiko. 17 beses siyang nanominate sa Philippine Academy of Movie Arts and Sciences o FAMAS at 5 beses na nanalo ng Best Actress Award, kaya't kabilang siya sa FAMAS Hall of Fame. 20 beses naman siyang nanominate sa Gawad Urian at 7 beses nanalo ng Best Actress Award. Nakatanggap na siya ng 8 PMPC Star Award, 8 Metro Manila Film Festival Award, 4 na Luna Award, 5 Young Critics Circle Award, 1 Cairo Film Festival Award, 1 Asia Pacific Screen Award, 1 Asian Film Award, bukod sa iba pang parangal. Nitong taong 2022,
Itinanghal siya bilang isa sa mga national artists o pambansang alagad ng sining ng Pilipinas para sa pelikula at sa broadcast. Hinamon at napagtagumpayan ni Nora Honor ang pamantayang kolonyal na nagtatanghal sa mestiza bilang huwaran ng kariktan sa pelikula at lipunang Pilipino. Pinatunayan niya na ang kayumangging balat ay kasing ganda ng anumang kulay na siyang kulay ng nakararaming Pilipino. Panoorin po natin ang dokumentaryo tungkol kay Nora Honor na pinroduce ni Professor Roland Tolentino at dinirihe ni Professor Ruel Hamon. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. Kung ikukumpara mo yung buhay namin sa probinsya at saka dito, parang nasa squatter, ganun kami kahirap. Lima kami magkakapatid, pang-apat ako doon sa amin. Ang tatay ko ano, karga doon sa istasyon ng tren. Nag-uunahan na kami sa pag-akyat sa tren. Eh, napakaliit ko. Kaya lagi ako nahuhuli. Nagprosige na kahit na anong gawin ko. Basta't makapag-ambag ako sa, o makabigay ako ng pera sa nanay ko. Sa ano muna yun eh, sa probinsya muna yung Liberty Big Show. Ang kanta ko, You and the Night and the Music, yun ang lagi kong kinakanta. Nag-champion naman ako noon sa Naga. Kaya lang yung pangalawang ano, natalo na ako kasi wala na naman ako ibang kanta. Kasi ang ginagawa ko noon, pag kumakanta ako, pagka nag-aaral ako ng kanta, nanghihiram ako ng radyo sa kapitbahay namin. Tapos pag may nagustuhan akong kanta, inaabangan ko doon sa radyo. Saka ako nami-memorya doon sa radyo mismo. Lang 14 weeks, undefeated champion din ako sa tawag ng tanghalan. Ang unang kinanta ko yung People. Tapos sa mag-grand finals, kinuusap ako ni Kuya Germs. May mission si Dr. Perez na bata ko to, pwedeng balakin sa balang araw na maging isa sa mga pinakabago at naibang artista na mahusay kumanta. At kung ikukumpara mo nga sa mga dating mga artist na sa pagkita, eh sasabihin mo napakalayo. Saling po saan lang ako doon unang ginawa ko sa Pagkita Pictures at kumanta lang ako sa duyan ng all over the world. Nagpalakpakan yung mga tao. Doon mismo sabi ko, ba't ito nagpalakpakan? Hindi naman live yung kumakanta. Matuwa naman ako sa sarili ko, pero wala akong pinangarap na magiging bida o ano man. Pero umasa ako nung sinabi sa akin na gagawin nga daw kami bida, pero hindi naman nangyari. Nagkataon naman na si Artemio Marquez ang lagi kong director sa Sampaguita Pictures. So nung hindi ako bibigyan siguro ng pagkakataon na maging bida, naglakas loob si Artemio na igawa ko ng isang pelikula na bida ako. Ito yung Teenage Idols. Nakasama ko na si Tirso. Nagkataon naman kami daw ni Kuya kahit meron kaming radio show din. At doon naman sumibong si Tirso Cruz III. So nung nakita namin at ginawa namin yung pagsubok na sakapsoyin si Guy at saka si Tim, biglang nagtitilian yung mga audience. At nararamdaman namin, mag-create tayo ng live team. Si Tirso crush ko nung araw. Nag-guest kami kay sa Carmen ng Camera. Nakita ko siya, pinakilala kami ni Tito Alquin. Hindi ako makapagsalita at hindi ako makatingin. Magdudueto kami. Nakatulong ako lagi. Anyway, nung ginawa kami ng pelikula, mas lalo ako na-excite na para bang ang nangyayari lagi, sana lagi may shooting, para makita ko siya ulit. Pag hindi ka ang producer, kung ano lang sabihin sa'yo ng producer mo, yun lang ang gagawin mo. Wala ka, hindi ka pwede magsabi na pwede bang ganito, pwede bang ganyan. Wala kang ganun eh. Kaya noong nagtagal at sabi ko, eksperimento kaya ako. Mag-produce kaya ako ng pelikula. So, nag-produce ako ng pelikula, ito yung tatlong taong walang Diyos. Kapapanganak ko lang kay Ian. At nandito pa si Papa Boyet. Yun.
wala akong pera nun. Wala na nung para lang makapag-produce ako, maipakita ko lang yung gusto kong pelikulang gawin. Nagkataon naman na yun niya, si Direk Mario O'Hara, na istorya, at ito nga yung tatlong taon ng Diyos. Tapos ano pala yun, nagsabay at saka yung alkitrang dugo ni Lupita Concio. Naisa sa boses niya yung kanilang mga hangarin at pagdurusa at lungkot. And I think that's the reason why years and years later, pag nakita mo si Guy sa harap ng mga nanonood, pagkaharap na niya sila, andun yung magic eh. Pag lumapit sila, pag yumakap sa kanya, ito yung embodiment ng aming kaluluwa for so many decades. Gusto ko ano yung character ko dun sa isa, dun sa tatlong taong walang Diyos, nakikita nila talaga yung pagkakaiba. At yung pagkakaiba namin sa isang gamo-gamo, hindi nila nakita dun sa acting, dun sa tatlong taong walang Diyos. So nag-iisip din ako. May mga times na pag gumawa akong pelikula niyan at hindi siya talaga nagustuhan, kahit natapos yung pelikula, hindi yung matatakali eh. Tatawagan ko talaga yung producer o yung director na, pwede ba natin ulitin itong scene na to? Kasi mukhang asiwasi kayo dito sa ginawa niya. And true enough, pag ginawa namin yung ano at nakita ng mga producers, mas maganda. May misteryo laging kakabit yung nagagawa niyang ilabas tungkol dun sa role. Na ako mismo, nung sinusulat ko yung role, hindi ko nai-imagine. Kumbaga parang susulatin na niya yung natitira pa dun sa role habang inaante niya sa set. And so, bilang writer, mas na-encourage ako na mag-iisip nga ako ng ibang klase pa para sa kanya. Mag-iisip nga ako ng mga hindi pa niya nagagawa. Nag-iisip din ako kung paano atakihin yung isang karakter. Eh, lalo na pag may yung eksena mabigat, like yung bakit may pag-ibig pa, yung Ishmael Bernal, na kami lang dalawa ni Boyet, ang artista. Talagang walang ginawa doon sa 30 minutes ay kundi puro sagutan kami ni, ano. Kundi mo malagpasan, at least mapantayan mo man lang. So, hindi naman sa yung ginagawan ko lang ng paraan na para makano, hindi yun. Kundi, kailangan magbigayan din eh kapag magka-eksena kayo. Mahusay si Guy mag-memorya, and madaling naisa sa loob yung nilalaman ng mga dialogues. Hindi ko nararamdaman sa kanya, nararamdaman ko sa ibang mga artista na ang sayang naman yung mga salitang pinut together ko. Mas marami pa siyang ibinibigay doon sa ina-expect mo na gagawin niya, and which is always on the right path, on the right track, as needed, within the concept. Meron lang siyang hinahanap parati na hindi ko rin alam kung ano, pero pag may nakita siyang ganun sa eksena na ganito, gusto niyang gawin, lalo na yung mga eksena hindi pa niya nagagawa. Nagiging challenge sa kanya yon. Sa Dayum, hindi pa siya naging badyaw. Never in her life na nag-ano siya ng badyaw. We're doing dementia because hindi pa siya nagkaroon ng ganitong klaseng pelikula. Kaya, sa kanya, malaking challenge yung mas gusto niya yung hindi pa niya nagagawa. Para sa kanyang truth, sa kanyang sincerity ng ginagawa niya, na nagre-reflect naman sa screen, nag-excel siya sa kung paano niya ginagamit ang kanyang mata to explain what is inside her without even talking. Parang kukunti lamang ang gumagawa nun. Yung pag-aaral niya sa role, sa nakikita ko, hindi sa panlabas, kundi sa pangloob. So pag binigyan mo siya ng role, halimbawa bilang TP sa Sidhi, o Flor Contemplacion, o Andrea, NPA Warrior, or sa Justicia, tinitingnan niya yan bilang challenge, open siya sa ganung challenge. If you're acting with Nora, you get what you want. You get the right reaction, you get the right attitude, you can get something from her. Because there are actors who do not give, that are not generous enough. Nora is very generous. She gives, especially with the young ones. She tries to help them, put them on the right path. Matulungin siya, lalo na sa mga baguhan at sa mga kapwa niya artista. Hindi lang sa artista, matulungin siya dun sa staff, dun sa mga maliliit na manggagawa sa pelikula. Ang tingin ng manunood at ng masa, kapantay nila si Guy. Kasi salamin nila eh. Galing sa hirap, kayo mangi, maliit lang. At ang aspirations niya, mga pangarap niya, kapareho ng mga pangarap nila. So kapantay nila. Napipil mo na na yung naging paborito siya, hanggang sa marating niya nga yung sasabihin natin na tinawag niya siyang superstar. Dahil maging sa television, nagkaroon kami ng show na superstar. Nakita mo itong batang ito na
taga Bicol na dati nagtitinda ng tubig sa Davis ng 10. At pagkatapos ngayon, sinubukan ng sa singing contest hanggang sa ito na, pelikula at television nga. Nakukumbine niya yung maabot mo siya and then hindi mo siya maabot. Pwede mo siyang yakapin kasi si Guy, pupunta yan eh, maski kanino eh, sa palengke, sa lola, sa extra, yayakapin niya yung lahat eh, pagkatapos ng shooting eh. So, madali siyang yakapin and yet, meron din siyang misteryo at husay na hindi mo maabot. Nakukumbine niya yung ganong contradiction. Yung kulay ko, hiyang-hiya talaga ako dahil pagka yung bang nagpipictorial kami, eh ang tatangkad ng mga artista noong araw, maski naman ngayon, hindi yan na yata ako lumaki talaga kasi eh. Pagka tinignan mo nga sa camera, gaganon sila. Tapos pagdating sa akin, gaganon. Tapos sa akit na naman yung camera. Si Guy, ang liit-liit pero ang laki-laki. Marami pa itong magagawa na maski siya siguro hindi niya na-imagine na kaya niyang gawin. Parang walang kapantayata, walang kapareho eh. Noong una hindi ako makapaniwala siyempre, pero nung sinigurado nila para bang biro mo, naku, sabi ko sa UP, kahiya pa ka, mamaya hindi ako makasagot. Napakagandang karangalan para kay Guy. At para bigyan siya ng karangalan ng UP, is talagang, ewan ko, parang sa akin, isa to sa pinaka-importante kay Guy. Hindi naman sa pagyayabang, pero dahil doon sa aking pinagpursigihan, nakita nila kung ano yung mga ginawa ko din, kahit pa paano. Ito ngayon, pinaparangalan ako ng UP. Isang malaking karangalan sa akin yan. At hindi ko makakalimutan. Iba-iba siyempre yung mga natatanggap kong award, pero isa ito sa pinaka importante, pinakamahalaga sa akin. Totoo yan. Hindi sa kaharap kayo, pero ang mabigyan ka ng karangalan ng mga taga-UP ay, naku, para bang talo ko yung nakatapos ako ng pag-aaral ko. Hanggang sumalangit na ikaw lamang ang tanging nag-iisa. Veterano si Bonnie o Bonifacio Ilagan sa pagsusulat para sa teatro, telebisyon, pelikula at panitikan. At mapapansin sa kanyang panulat ang mga isyung politikal na bumabatikos sa mga panlipunang kaayusan. Hindi ito nakapagtataka dahil kasabay ng 5 dekada na niyang pagsusulat at paglikha ng mga sining pangmedya ang pagiging aktivista. Matapang na pinamunuan ni Bonnie ang mga aktivistang organisasyon tulad ng Pandaysining at Kabataang Makabayan sa UP Diliman noong panahon ng diktadurang Marcos. Sa panahon ding ito, nakulong siya at na-torture. Pero patuloy ang kanyang paggabay sa mga progresibong grupo tulad ng Surianan Sining, First Quarter Storm Movement, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang o CARMA, at Let's Organize for Democracy and Integrity o LODI. Patuloy rin ang kanyang pamamahala ng alternatibong media tulad ng Tudla at Kodao Productions. Maraming pagkilala ang natanggap ni Bonnie dahil sa kanyang mga likha sa teatro, pelikula at telebisyon. Kabilang ang Cultural Center of the Philippines Centennial Honors for the Arts, Gawad Baligtas, the University of the Philippines Creative Writing Center Fellowship, Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, CCP Playwriting Contest Award, Gawad Palihang Aurelio V. Tolentino, Catholic Mass Media Award, Film Academy of the Philippines Award, Star Award, at ang Filipino Academy of Movie Arts and Sciences o FAMAS. Narito po ang dokumentaryo tungkol kay Bonnie Ilagan na nilikha ng Sine Sanyata.
artista talaga kami. Ang usapin lang dyan, propaganda para saan? Para kanino. Ang una kong sinulat ay ang sinipi sa buhay. Kailangan mas pahalagahan at unang talakay ng problema ng magsasaka. Dahil sila yung mas malaking porsyento ng ating alipunan. Kung ang artista ay nagsasabing ang sining niya ay para sa taong bayan, kailangan makilala ang taong bayan. At magagawa mo lang kung pupunta ka sa kanila. Kailangan ng integrasyon sa masa. Ang propaganda ng aking mga sinusulat ay ang paghahayag ng nangyari at nangyayari pa at ang pagsisikap na sabihin sa mga kinauukulan at masa na mababago lamang ang sitwasyon kung kayo sa sarili nyo ay babangon at mag-aklas. Lahat ng sinusulat ko ay malaking bagay pagbubulgar sa dapat ibulgar. Pagpapahayag sa aking manonood na hindi kayo nakatali. Late 70s nang pumasok ako sa TV. Nag-agam-agam ako sa pagpasok sa RPN dahil nga una, alam kong crony network at mahirap kumilos. Yung panulat at yung iba pang pamamaraan ng broadcast kasi, then and now, usapin niya ng labanan sa puso at diwa ng taong bayan eh. Hirap kayo? Sige, magtiis kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam. Ang unang dapat na hagipin ay oportunidad ang lahat para makapagpalaganap ng mensahe. Samantalahin ang lahat ng plataporma. Gamitin yung kinahumalingan para maiangat sila at ma-empower. That word, mabigyan sila ng kapangyarihan. Para yung mga kwentong nakadesensitize na sa tao ay tumimo sa kanila.
Mahirap kayo. Mahirap kayo. Mahirap kayo. Sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Una yung sinabi na ng chairman na dalawang klase ng hukbo ang dapat nating organisahin. Hukbong may baril at hukbong walang baril. Yung ang hawak ay kanula, pingsel, whatever. Dagdagan na natin, gitara, etc. Sa lipunan ngayon, puno ng extrajudicial killings, political abduction, and for the longest time, yan ang aking naging buhay. Obligasyon ng mga writer, ng mga artista ng bayan, na immediately ay gumawa din ng similar na creation kapag may nangyayari sa bansa. Kung ang tanong mo, kung ano nagpapaligaya sa akin, I think it is you ma-realize na the greatest work of art na malilikha natin bilang mga artista ng bayan ay yung isang lipunang tunay na malaya at maulan. Mahirap kayo! Mahirap kayo! Mahirap kami! Magtiis kayo sa hirap at pakialam. Hindi kami magtitiis sa hirap at gutom. Lalaban kami! Lalaban kami! Duterte! Duterte! Ikaw ang salary! We're talking of Duterte times. Ang malinaw na imahe kagad na pumapasok sa akin, yung terror. The way he speaks, the way he issues instructions, even the way he jokes, terror. Especially sa mga mamamayan na involved sa kilusan sa pagbabago. Ang tungkulin ng manunulat, artista ng bayan, manggagawang pangkultura, mga taga-media, huwag tayong magpadala sa takot. Ika nga ni Mao, to rebel is justified. Mabuhay ang sining na nakikisangkot! Mabuhay ang pambansang demokratikong revolusyon! Yun, si Bonnie. Dito po nagtatapos ang ikalima at huling episode ng Gawad Plaridel. Tampok sina Jessica Soho, Nora Aunor at Bonnie Ilagan. Kung inyong maalala, itinampok natin sa nakaraang apat na episode ang mga tumanggap ng Gawad Plaridel
mula sa mga larangan ng print media, pelikula, radyo at telebisyon. Ang palatuntunang ito ay bahagi ng pagdiriwang ng 100th taon ng broadcasting sa Pilipinas. Harinawang magpatuloy ang Gawad Peridel sa pagkilala sa mga alagad ng media, nakilala sa kanilang kahusayan at tapang at tibay ng paninindigan para sa katotohanan at sa inyong bayan. Ito po ang inyong lingkod, Professor Nick Johnson, na nagpapasalamat sa inyong magiliw na pakikinig. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UBCMC Departamento ng Broadcast at ng Universidad ng Pilipinas, Diliman, kasama ang Philippine Studies Association at TZUP. Sa pagdiriwang ng 100th taon ng broadcasting sa Pilipinas.